Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, so excited kasi dumating na ang in-order ko or pre-order na NARS Reflecting Foundation, mga sis! Alam ko, inaantay niyo tong dumating. Inaantay ko din siyang dumating. Sobrang antay na antay ako. Kasi nung dumating siya, wala ako dito sa bahay. Kaya ngayon ko lang siya ma-re-review. But, ito na yung moment natin, mga sis. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's start. So, yun na nga, mga sis. Ito na, dumating na siya. This is the NARS Reflecting Foundation na very famous sa TikTok na super-duper-duper-duper ganda daw. So, nung pin-reorder ko to, parang nag-deposit pa ako ng 700 pesos muna. And then, the rest of the payment is nung day mismo na nirelease yung product from NARS, okay? So, sa Lazada ko siya binili kasi dun siya parang na-pre-order eh. So, ito yung mga freebies. Meron akong parang sample nito nung reflecting. And then, they gave me also yung mini na eyeliner. Then, they gave me a super cute mirror. Super cute nito. Then, they gave me also yung concealer. Ayan na naman, may Radiant Cream. Yan na naman tayo. Feeling ko makakollect ko na talaga tong custard na tong ano na to. Hindi pa rin ako bumibili hanggang ngayon ng regular size. Then, meron pa. Yung parang lip pigment na mini din. Then, of course, ayan, ito yung box niya. Same lang ng box ng kahit anong foundation nung ano, NARS. Ayan. Ayan siya. And yung shade na pinili ko, na hopefully is ka-shade ko, is si Fiji Light 5. Yun yung kinuha ko. Then, the packaging is like this. Super nice. Glass siya. Ayan. Then, sabi dito, shake well. Then, when you open it, may pump na siya. Ayan, ganyan siya. Mga sis. So, excited na ba kayo? Excited na ako. Ang nasa face ko ngayon is si Easy & Co. na hydrating. Kasi sobrang dry talaga yung skin ko ngayon. Then also, I put yung NARS Pore & Shine na primer dito sa mga parts na mabilis akong mag-oily and mag-mga lines ko everywhere. So, ayan. Ito na yung gagamitin natin. I'll be using sponge dito. Dito, gagamitin ko is brush. So, let's start. Pakita ko muna sa inyo na pag-check natin may ili. Then, pag pinump, wala agad. Yun. Ganyan siya. Up, runny siya. Runny. So, malalaman natin mga sis, if ito ba ang papalit sa pwesto ni Shiseido. Wala, regular na amoy na foundation lang siya. So, mag-start na tayo. So, ito. Ayan. Nakocover naman niya yung parang pimple ko dito. At ka-shade ko siya. First layer lang yan. So, it's light to medium coverage. Meron pa rin akong nakikita na ayan yung pimple na medyo kapula sa akin. Medyo nakikita pa rin yung pula niya. So, feeling ko this is light to medium buildable. So, ito yung finish niya. Hindi siya super glowy. Hindi din siya drying masyado. Nasa middle siya. Again, yung skin ko is normal to dry. Na may acne. Ayan, ganyan siya mga sis. So far, mukha siyang lightweight ha. Lightweight siya sa mukha. Hindi siya heavy yung pakiramdam. And it's light to medium. So, ganyan siya.
I'll try to use yung sponge dito sa other side ko. Parang mas glowy kapag yung sponge yung ginamit, no? Fairness perfect shade ko to, ha? Sa pang-pam. Ngayon naman ako, gusto ko yung may coverage talaga. I mean, meron siyang coverage, kaso nga lang, grabe kasi talaga yung hyperpigmentation ko, diba? So, as you can see, mga sis, mas glowy dito compared dito, onti lang dito, sakto lang. So, I prefer na gumamit ng sponge kung gusto niyo yung fresh freshen look. Kasi medyo parang ang flat dito, no? Pansin nyo, ayun na. Diba? So, ayan. Buildable naman siya. Light to medium, pero buildable kung gusto mo pa ng more coverage. Far feeling ko, ang nipit. Parang alam mo yung parang walang nakalagay sa mukha mo, pero meron. Sobrang gaan niya sa mukha. Nakadalawang layer na ako dito, ah. Fairness. Pero weird, kasi parang ang dry dito sa side na to talaga. Isa pa nga, ilalagyan ko pa na isang layer dito. So, ayan. Ganyan siya, mga sis. Mas more glowy lang dito sa side na to kasi nga sponge yung ginamit. So, mas refreshing siyang tignan pag dito. Dito, kapag yung brush, medyo flat yung itsura niya. So, ayan. Ganyan yung look na ma-achieve nyo. With this one. I'll just finish my look, mga sis, then I'll get back to you for my final verdict, okay? Okay, mga sis, I'm back and this is my final look using the foundation of NARS, which is the reflecting Chervalu. And Chervalu talaga. And as you can see, ito yung result niya. Ayan. Very, very lightweight sa mukha. But since I have lines na dito, tapos dry lines din dito, and then I have pimple here. Pag nag-zoom in yan, makikita nyo mga sis na naka, ano siya, parang na-emphasize yung lines ko dito, and dito, which is, ano, normal yan, kasi syempre, nandyan talaga yung lines ko, hindi na siya mawawala, pero, yun nga lang, kay shishado kasi, hindi siya ganyan, I mean, mas less, hindi talagang kitang-kita yung line, kasi, dito, ewan ko kung kita niya ha. Sa akin kasi, basta may mirror ko. Kita ko kasi siya. So, medyo nababother ako. Ayan, dito. Makikita niya dito. Nakakling na yung foundation sa lines ko. Diyan. Tapos dito. Kitang kita na. Pati yung lines ko dito. Kita din dito. So, for me, sa, ayan na, dito din. Makikita niyo, naglilinya na dito sa ano ko. Which is hindi ganyan kay Shiseido. So, and also kay Dior Skin, Forever Skin Glow, hindi siya ganyan. So, for me, saktuhan lang to. Para siyang si Dior backstage, hindi siya sobrang pangit, hindi din siya super duper ganda. I mean, siguro sa skin ko ha, siguro dahil sobrang dry ng skin ko, pero kasi nag skin prep naman ako, and also I use this para mas hydrated yung skin ko, tas nag primer din ako. So, feeling ko hindi lang super perfect match sa akin. So, siguro nasa ano siya? Nasa ka-level niya si Dior backstage, top 2. Kasi ang top 1 ko kasi talaga si Shiseido, tsaka si Skin Glow. Kung, ang tawag dito, kung ka-shade ko si Skin Glow. Kaso nga lang hindi ko masyado magamit si Forever Skin Glow ngayon kasi nga very light siya sa akin. But, maganda din talaga yung finish nun sa akin and hindi na i-emphasize yung lines ko and yung dry patches ko dito. Yung dry skin ko hindi na i-emphasize. Pero this one kasi, pati si Dior, parang alam mo, parang same sila. And hindi siya super glowy. Nag-expect ako na parang glowy or dewy finish siya. Kasi sa reflecting, kala ko parang kala mo glowy ek-ek siya. Parang may illuminate yung face mo. Hindi pala ganun. Kasi nakalagay dito, natural finish lang din siya. So, ako lang pala yung nag-expect ng super glowy. Kasi parang nakita ko sa mga TikTok, parang wow na wow sila na very parang glowy siya. Na parang ka-level niya si Charlotte Tilbury na Beautiful Skin by Beautiful Foundation.
So, hindi pala siya ganun. So, natural finish lang siya. So, parang ka-level niya talaga si, pawis na ako mga sis, si Dior Backstage. So, ayan, makikita nyo din dito na since pawis ako, ganyan naman siya. Okay naman siya dito sa mga wala akong lines or dry patches. Okay siya. Pero kapag may dry skin talaga kayo and may mga lines na kayo, medyo magsisit in dun yung foundation. So, kailangan mag-retouch-retouch kayo, tapos lalagay, isiset nyo din ng powder para hindi masyadong mahulas. Pero overall, sa akin, siguro mga 8 over 10 to. Hindi ako super duper na pa-wow na katulad ni si Shado. So, alam nyo na mga sis, number 1 pa rin sa akin si Shado. Ito, lumilevel siya kay Dior Backstage na pang top 2, ganun. So, feeling ko, magiging perfecto sa akin kapag hinalo ko siya kay Charlotte Tilbury na Flawless Filter. Babalitaan ko kayo doon, mga sis. Feeling ko, magiging perfect siya kay Charlotte Tilbury, as in. Kasi, alam niyo, naghahanap ako ng onting glow sa kanya para hindi sobrang medyo, hindi kasi siya super dewy finish, ganun. So, saktong finish lang siya. Natural finish lang talaga siya. Which is, yun naman talaga yung kinlame nila dito. Nakasulat eh. Blurs pores. Hindi masyado na-blur naman yung pores ko. Kasi kung i-compare ko siya or si Fenty na Easy Drop, Easy Drop, mas nagbo-blur ni Easy Drop si pores ko kaysa kay NARS Reflecting. Kung i-compare ko ah. So sa akin, saktuhan lang siya. Hindi siya, medyo na-disappoint ako, mga sis. Kasi talagang grabing hype na hype siya talaga, diba? Pero siguro kung papapiliin ako ito or si soft matte nila, ito, kasi mas drying si soft matte eh. Pero kasi si soft matte, very full coverage, ito lightweight lang, light to medium siya. So, ayan, saktuhan lang siya. So, para siyang para siyang pang everyday harabas mo. So, ayun lang mga sis, I hope nagustuhan niyo itong video na to at nakatulong sa inyo kung bibili ba kayo nito. For me, feeling ko magiging perfect siya kapag bawa, medyo may pagka normal to oily skin ka, ganun. Tapos wala ka masyadong lines and dry skin. Kasi medyo nakikling siya dun sa mga dry patches ko or dry skin ko eh. Kaya medyo na-turn off ako. Pero kasi si Shado, hindi ganito. Ewan ko. Or basta, try ko pa ulit lalo. Pero for now, first impression and also first try ko sa kanya, so far, okay naman siya, kaso hindi lang siya yung very top one ko talaga. Okay, gets nyo na yun mga sis, and I hope nakatulong sa inyo tong video na to kung magugustuhan nyo ba o hindi, si NARS Reflecting Foundation. And ayun lang, thanks for watching, don't forget to like, share, and subscribe on our channel mga sis. Bye!